Hello mga kabobets. Oo nga pala, ngayong araw, pupunta ako sa Haisha. Dental clinic yon dito sa Japan. Siyempre, nag-bike lang ako dahil malapit lang din naman dito yung Haisha sa apartment namin. Pero naisip ko, nung malapit na ako sa clinic, iwan ko na lang kaya yung bike ko sa poste. Pero naisip ko ulit, ang hirap maiwan. Kaya napag-isip-isip ko, balikan ko na lang ulit. Kawawa naman yung bike ko, nag-iisa sa poste. Inakay ko na lang siya, kasi malapit na lang naman yung clinic. Wow! Pero alam nyo ba, habang naglalakad ako, nahawak ko yung bike ko, nalungkot ako. Kasi alam ko yung pakiramdam na iniwan. Ngayon, nandito na ako sa dental clinic. So, syempre, papasok na ako sa loob. Binuksan ko na nga yung pinto, pero walang nag-welcome sa akin. Pero dapat, kahit walang tao, dapat mabait ka dito. Magubad ka ng sapatos, tapos pumili ka ng gusto mong kulay. Tapos napag-isip-isip ko, kulay pink na lang. Kasi ang pretty sa paa. So yun na nga, pumasok na ako, nag-temperature ako. Pero hindi agad siya gumana. Ilang beses kong tinutok yung mata ko, yung ulo ko, ayaw gumana talaga. Nag-alcohol na lang ako. Tinala ko rin yung aking insurance card para makamura ako. Mag-aantay na lang ako ng tawag. Ayan, pinakita ko na lang muna sa inyo yung aking chinelas na pink. Kasi gandang-ganda ako. Ngayon nainip naman kasi ako. Kaya naisipan ko mag-CR muna. Yun na nga, nag-CR ako, binuksan ko yung ilaw. Siyempre, sinarado ko rin yung pinto. Baka kasi may manilip sa akin. At nag-video ako. Ang cute ng lababo nila, oh. Sobrang liit lang. Yung CR nila napakalinis. Parang ako lang yung madumi dito. Kaya nahiya nga akong gamitin. Pero nung natapos na ako, siyempre, pinalash ko siya. Umihi lang naman ako. Kasi naiihi talaga ako. Ngayon, tinawag na ako ng dentist. Ako na pala yung susunod na isasalang. Siyempre, dinala ko yung bag ko. Nilagay ko sa basket. Chinek ko din yung uupuan ko. Para akong ooperahan. Pero napakaganda at ang linis-linis. Siyempre, sabi nung assistant ni doctor, magmumug muna ako. Kasi baka daw mabaho yung bunganga ako. Pero yun na nga, nagmumug ako. Dalawang beses akong nagmumug. Kasi baka mabahuan siya sa bunganga ako. Napansin ko, ang pangit-pangit ko na pala. Nakita ko yung tigyawat ko. Kinabahan ako. Kasi may mananakit na naman sa akin. Yun na nga, sinimulan na ni dentist. Yung paglilinis ng aking ngipin. Actually, medyo nasasaktan na ako minsan habang ginagawa niya yung procedure sa ngipin ko. Pero diba, tiis ganda. Medyo nahihirapan ako habang sinusundot niya, nilalagay ng mga kung ano-ano. Ang lasa niya, ang pait-pait. Pero okay lang, sanay na akong masaktan. Parang talent ko na nga ang masaktan. Ayun na nga, nung natapos na yung paglilinis ng ngipin ko, ngiting tagumpay ako. Pero sabi ni doktor, magmumug pa rin daw ako kasi parang ang baho pa rin daw ng bunganga ko. So nagmumug ako. Nagmumug ulit ako, dalawang beses ako nagmumug kasi kahit ako, nababahuan ako sa bunganga ko. Pero nung natapos ako magmumug, ayan, ngumiti ako ng bongga para akong nakatama sa loto. Pero sabi ni doktor, ingatan ko daw yung ngipin ko. Huwag daw laging kumain ng chocolate. Tapos pinakita sa akin ni doktor yung copy ng ngipin ko.
Gusto ko kasi sana magpa-brace kaso sabi ni doktor, wag na daw. Okay naman daw yung ngipin ko. Tuwan-tuwa ako dahil nakakangiti na ako ng maganda. Kahit man lang sa ngipin, makabawi. Yun na nga, natapos na yung procedure. Siyempre, sinuot ko na yung pink na chinelas. Kasi gandang-ganda talaga ako. Ang cute-cute kaya. Siyempre, bago ka umuwi, dapat magbayad ka muna. Yan na nga, nagbayad ako. Ayan, 3,500 lang naman yung binayaran ko. Dahil meron din akong insurance card. Dahil wala akong barya, ichimang yung binayad ko. 10,000 yen. So, siyempre, nag-aantay ako ng sukli. Sinuklian na nga ako ni ate. Pero parang nalungkot na naman ako. Dahil naalala ko yung nanghiram ng 7 pesos sa akin. Dahil wala nga akong barya, 1,000 yung binigay ko. Tapos, hindi na rin niya binalik yung sukli at hindi na rin niya binayaran yung 7 pesos. Kaya nalungkot ako. Pero bago ko umuwi, nag-CR ulit ako. Siyempre, ngumiti ako. Kasi baka bukas, hindi na ako makangiti ng katulad ng gento. Kahit sa ngiti man lang, mapawi ko yung lungkot ko. Ngayon, lalabas na ako. Nalungkot ulit ako. Kasi iiwan ko na yung pink na chinelas. Ilalagay ko na siya dun sa mga used na chinelas na. At babalikan ko na yung iniwan kong sapatos. Ayun na yung sapatos ko, parang nalulungkot din. Sinuot ko na siya. Tas binuksan ko na nga yung pinto. Hinanap ko yung agad yung bike ko, kala ko nawala na. Salamat kasi nanood ka ng video ko.